Purposes, ma'am. Ano ang pangalan mo? Paano mo i-describe ang ginagawa mo ngayon? At saka total followers mo sa lahat ng platforms, ilan na? Okay, go. Okay. Hi, I'm Naomi Peña. Ayan, so I'm a food blogger and a chef. And ang followers ko sa Facebook, nasa 900, 3,000. Okay. And sa YouTube, dalawa kasi channel ko sa YouTube, Naomi Bites and Naomi Peña. Yung isa merong 300 plus. Yung isa naman nasa 200 plus. Ayun. Okay. And TikTok, meron ako 500 plus. Hindi ko na alam yung exact kaya basta yun. Okay. And meron din ako Instagram. Okay. From, tama ba, 26K girls? 26K girls. From 26K girls, a deal or no deal na punta sa food vlogging. Paano nangyari yan? Nag-chef kasi ako eh. So habang nasa deal or no deal ako, nag-aaral ako as a chef. So nag-culinary ako. Then after ng culinary ko kasi, nag-stop ako sa showbiz. Nag-stop ako after ko mag-deal or no deal, nag-focus ako sa studies ko, sa pagiging chef ko. So, nagtrabaho muna ako as a chef sa mga restaurants, sa hotels. Then, nagkaroon ako ng Korean restaurant sa Cubao, pero nag-stop siya nung pandemic. But before pandemic, habang meron pa akong Korean restaurant, nag-start na ako mag-vlog. So, yung nag-start ako mag-vlog kasi dahil nabuntis ako. Okay. So, nagkaroon ako ng baby and hindi ko maiwan yung baby ko. So, and gusto ko rin naman talagang magkaroon ng channel na cooking show. Kasi nga, ano ako, frustrated. Artista. Gusto ko talaga maging artista. Kasi before, yun nga, nag-de-learn-o-deal ako. Tapos nag-e-extra ako. Minsan, nagawa ko na rin nag-passersby na din ako. UPS, GMA. Ano sa GMA? Sa ABS? Anong mga show? Naging ano pa nga ako, na-double ko pa nga si Ann Curtis dati. Galing. O yung sila ni Eugene Domingo, si I.I. de las Alas. Oo. Ang dami na yung mga anong tawag doon, yung mga comedy ano rin sa studio. Sumasali din ako doon, yung parang yung kay Quezon Avenue. Na Quezon Ave ako, tapos ang dami ko mga teleserye. Mga extra-extra, okay. Passersby, ginagawa ko yun. Okay. Kasi nga gusto kong ma-discover ko. Medyo matagal. Siguro pinaka ano ko na talaga sa industry na ganyan, yung deal or no deal na talaga. Yung talaga yung parang nakilala na talaga ako na 26K. Na parang kahit nasa labas ako, tinatawag ako ng Naomi. Buksan mo na. Buksan mo na. Ganyan. So, pero hindi ko siya na-push through kasi nga, nag-culinary ako. And parang naging focus ko na yung pagiging chef. Okay. Parang yun na kasi yung trabaho ko. As a food vlogger, Naomi, ano yung content mo na masasabi mong first big hit mo? At saka masasabi mo bang in-expect mo na yun? Kasi yung una kasing content ko sa YouTube, cooking talaga. Kasi nga chef ako. Pero kasi medyo matagal yung angat ng followers, ng views. So nag-trendy yung sa mukbang. Trending kasi ang mukbang eh. So sumabay ako. Sumabay ako sa trending. Which is mas nagustuhan ako ng mga tao nung nagmumukbang ako. Tinatanong ko nga, bakit gusto nyo ako panoorin kumakain? Masarap daw kasi ako kumain. Parang natatakam din daw sila. So dun ako kasi nag-try na rin ako ng nauso din sa YouTube yung makeup, yung mga fashion haul. Wala ni sa akin pumatok. Mas nag-trending ako sa ano talaga, pagmumukbang. Okay. Tapos yun. Okay. Food ang ano mo, ang ano mo malapit sa iyo ngayon. Bakit ang payat mo ay lagi kang kumakain? Ang dami nga nagtatanong ano yan. Ano ba secret? Pero syempre kailangan ko rin mag-control. Nag-intermittent fasting ako. Minsan ngayon di ako kumakain na walang camera. So kumakain lang ako pag nasa camera. Okay. So yun na yung kain ko. Pero pag walang camera, di ako kumakain. Minsan pag nasa bahay lang ako, edit lang ako, magsa-smoothie lang ako. Umu-order ako ng smoothie sa Instagram. Tapos papadeliver nila. Tapos yun na iniinom ko buong araw. Or water, ganyan, itlog, mga ganon. Talagang ano ko, kasi mabilis akong tumaba, lalo na pag nasa 30s ka na. Ang bilis mong tumaba, tapos tamataas yung cholesterol mo. Tumasa yung cholesterol ko eh. Dahil sa kakamukbang ng mga putok-batok. Kaya medyo naglaylo ko sa pagmumukbang ngayon na parang once in a while na lang, parang sa isang buwan, dalawang beses na ako nagmumukbang, pero hindi ko na rin inuubos. Like before, inuubos ko talaga. Ngayon hindi na. And sa Facebook, puro food trip na lang.
So, kahit pa paano, na-maintain ko pa rin yung figure ko kasi hindi naman ako nagpapabaya. Kailangan ko pa rin siyang intindihin kasi ayoko naman din lumaki. Mm. So, nag-exercise ako, nagpa-boxing ako, Muay Thai. Eh, active naman pala. Active ako talaga. Oh. Active ako. Like, for example, every other day, MWF, meron akong trainer na nag-train sa akin. Mm. Para hindi ako lumaki. Okay. Okay, kumakain ka ng masasarap na pagkain, pero paano pag hindi masarap? Ah, pinasabi mo ba outright hindi masarap? Sinasabi ko. Oh. Ako kasi sa mga ano ko, real talk talaga ako eh. Oh. Pero nababash ako doon. Oh. Kasi pag real talk ko talaga, oh, oh, kasi parang nababash ako kasi sinasabi nila na parang dinadown ko daw yung restaurant, mm, parang pinapahiya ko daw yung restaurant, ganyan. Mm. Bakit di ko na lang daw sabihin sa owner, ba't kailangan ko pa daw i-vlog? Yan, mm, sa akin lang, trending kasi. Mm. So, trending, pupuntahan ko kasi trending. At aalamin ko kung masarap nga ba talaga kasi nagpo-food review ako eh. Mm. Para malaman ng viewers kung masarap ba talaga o hindi. Mm. So, pag hindi ako nasarapan, sinasabi ko sa vlog, hindi ako masyadong nasarapan. Mm. Yun lang. Galing. Hindi ko naman sinasabi na hindi masarap, pero sinasabi ko, hindi ako masyadong nasarap. Okay. Yun yung term ko. May basher na ba na or comment na iniyakan mo, napikon ka? Ay, hindi. Walang wala ganun. Naman. Huwag lang nalang idadamay yung mga anak ko. O, kasi may one time talaga sa YouTube ah, dinamay na nila yung mga bata. Doon ako na... Siyempre. Oo, kumitek. Na parang sinagot ko na, hindi ako sumasagot. Mga basher kasi, actually mas gusto ko pang dumami ang basher ko na ganyan eh. Kasi sila yung mga tumatapos talaga sa video mo. Sila yung hindi nagsiskip talaga. Uh-oh. Though may mga followers naman ako na fan talaga na ginagawa yun. Pero yung mga normal viewers, yung mga normal viewers, minsan nagsiskip yan ng part eh, or hindi nila natatapos eh. Mm. Pero mga basher, kahit yung nangyayari sa gitna, sa bago matapos, alam nila. Yeah. So wala silang ini-skip talaga. Sila yung fan. Tapos sila yung fan talaga. Sila yung nagko-comment. Oo. Sila yung panay comment. Oo. Ayun. So parang nakakadagdag engagement sila. Mm. So hindi ko hini-hate ang mga haters ko. Mm. Nilalove ko din sila. Okay. Kasi nanonood din naman sila. Okay. Does this job pay well? Mm. Actually, ito, full-time vlogger na talaga ako. Okay. Pero yung nasa YouTube pa lang ako, meron pa akong ginagawa eh. Like, nasa kitchen pa rin ako. Mm-hmm. So, ngayon na pinasok ko yung... May mga pundar na ba dahil dito? Ano mga nabili mo na? Kondo. Taray. Oo. Meron na akong binili ng kondo. Ayun. Kasi ako, mahilig akong mag-save eh. Tama. So, save ako ng save. And sabi ko, nalalagay lang sa bangko. Mm. Iyan ko na nga, i-invest ko na nga. So, mm-hmm, nag-i-invest ako. Invest. Hindi follower ako maluho eh. Follower mo ba si Chris? Chris Aquino, oh, syempre. Alam niya, ano sabi niya? Ay, follower niya ako. Akala ko follower. Oh, hindi. Yung nanonood ba siya sa'yo? Ah, sa akin hindi. Hindi pa niya alam. Hindi niya alam kasi yung dumating ako sa Deal or No Deal, third season ako. Oh, okay. So, mas close sa kanila, mas close sa kanila yung mga first, second, uh-oh, sila Charmel, uh-oh, sila Jack, sila Chloe. Ako hindi ko sure kung naalala pa niya ako ni Naomi. Okay, hanggang kailan mo ito gagawin, itong food vlogging? Food vlogging, hanggat may nanonood sa akin. Okay. Mm-hmm. Hanggat may isang nagtitiwala at nanonood sa akin, hindi ako nakikipin. Okay, sa lahat ng na-feature mo, may masasabi kang paborito mong binabalikan mo kahit walang camera? Na restaurant. Oo, yung ang sarap talaga for you. Yung ang sarap talaga. Nako, may need to mention na din eh. Oh, particularly anong food? Ako, yung mga comfort food. Yung pang date, pang family na restaurant, yung mga ganon. Pero yung mga, minsan kasi may pinupuntahan kami sa kanto-kanto eh. Yun ang hindi ko na nababalik-balikan. Siguro, papa-order na lang ako. Maglimbawa, hinahanap ko yung lasa. Like for example, mayroong kare-kare. Kung sarap-sarap talaga ako dun. Talagang papa-deliver na lang. Okay. May offer sa yung mag-artista, tatanggapin mo pa? Ay, oo. Go pa rin? Kasi nga, di ba, gusto ko yung ganun. Kaya ako nagganito kasi gusto ko ng fame, gusto ko ng exposure yes, sa camera. And sa kasi sa pagiging artista, hindi naman agad-agad na may makaka-discover sa'yo eh. Oo. So parang itong YouTube talaga, ito yung naging way sa akin na magawa ko yung gusto ko kasi nakuha ko yung fame, nakuha ko yung exposure, may sarili akong channel. Yes. Di ba? So parang andito na ako. Yeah. You're right, you're right. Tama po. Thank you, ma'am.